Sa video na to, itatry kong ipakita sa inyo kung anong itsura ng narerentahan naming bahay dito sa Springdale. So, kung magkano at ano yung mga binabayaran namin dito, didiscuss natin mamaya. So, pakita na namin sa inyo dati, itong itsura sa labas ng bahay namin na matatagpuan sa labas lang o sa gilid ng facility na pinagtatrabahuan namin. Yan. Yan ang kapaligiran ng harap ng aming bahay. So, tara, pasok tayo. Pag pumasok ka dito sa aming main door, ang una mong makikita ay ang storage closet na lagayan namin ngayon ng jacket at mga sapatos para madali nang matanggal at maisuot pag lalabas at papasok ng bahay. Dito naman sa kaliwang side, makikita nyo ang aming living room. Dito sa living room, provided na lahat ng nagpaparenta sa amin, lahat ng gamit na meron dito. Bali, ang binili lang namin dito ay ang TV. Kasi yan lang naman ang libangan natin dito pagka walang pasok. So, aside sa TV, lahat ng meron dyan, yung mga puan, lamesa, lampshade, yan, mga painting, lahat provided na yan pagdating namin dito. Ito naman ang aming dining table. So yan, nilagay talaga namin dyan sa pwesto na yan para madaling makapanood ng TV pag kumakain kami. So yan, lagi lang din kami nanonood ng TV. Dito naman sa right side ng dining table, makikita ang aming kitchen. Katulad ng sa living room, lahat provided na rin yan. Meron ditong dishwasher, merong microwave, may oven and stove, at merong refrigerator. So, meron din ditong center island para mas madaling kumilos pag nagluluto. So, lipat naman tayo dito sa kabilang side. Dito sa kaliwang side, ang unang pintong makikita nyo ay ang sa toilet. So, yan, common toilet. May shower na rin dyan. So, ayan, meron ding storage na isa pa. So, yan. Yan ang common toilet. Pag dito naman sa kabilang side, yan. Merong isang maliit na room. So, eto yung second room. Ay dresser. So, yan. Sa labas pa rin. Makikita nyo yung sa labas. Tapos, meron din siyang isang medyo maliit na closet. So, yan. Lahat yan provided na rin nung nagpaparent. Paglalabas naman tayo dito, ayan, dito ang aming laundry area. Kasama na rin yung mga gamit na yan sa pag-rent namin. Ito yung washing machine, ito yung dryer. Tapos dyan na rin may nagtutupi. Tapos meron ditong storage closet ulit. Ito naman pintuan na to ay magli-lead sa atin papunta sa garage. So yan, ito yung aming garage. So sa ngayon, bakante lang siya kasi wala pa naman kaming stock yan. So nandyan na rin yan dati pa yung mga exercise equipment. Ngayon naman, babalik tayo dito sa area na to. So yan yung pintuan. Dito naman ang aming kwarto. Yan, ang aming bed. Ito, may dresser, may TV. Etong TV na to, dati yung nasa living room, kasama na yan, na iniwan dito para magamit namin. Pero since bumili kami ng bagong TV para mas maayos yung papanooran namin sa living room pag the day off, so bumili kami ng mas malaki. So, yan, dito, sa kabilang side, meron ditong so, toilet, sink, toilet bowl, may closet dito, may shower area na rin dito. Yan. Paglabas natin ng kwarto. So, dito, papakita ko sa inyo yung likuran namin. Yan. So, dito, merong deck kung saan punong-puno ng snow kapag winter na. So, try natin lumabas.
Ganyan ang paligid sa labas. Yan. So dyan sa likod na side na yan, dyan ay merong pinakamalapit na daycare center para sa mga bata. So dyan na rin yung way papunta sa main street kung saan yung mga grocery, school. Yan ang itsura sa likod ng bahay namin. So dyan yung storage area kung saan yung mga furnitures dito during winter ay nilalagay muna doon. So magkano ang rent namin sa bahay na to? So sa 2-bedroom na ganitong bahay, ang rent namin ay 1,100 Canadian dollars, all-inclusive na siya. Medyo mas mahal siya sa usual na mga nirerentahan dito kasi naririnig namin na ang bahay na same nito ay siguro magre-range ng 7 to 800 Canadian dollars per month. Pero hindi pakasama usually ang mga bills. So may kuryente, may tubig, kasama na yung wifi. Kinuha na namin siya kahit medyo mas mahal sa usual. Siguro mas mahal lang to ng mga 200, maybe 300. Pero pag sa labas ka, nag-rent ng facility. So, kinonsider namin to kahit medyo mahal ng konti. Kasi bukod sa napakalapit lang namin sa pinagtatrabaho namin, pag winter, so mas madali para sa amin makarating at makauwi galing sa trabaho. Ganun din kapag naisip namin na kapag magbabayad kami ng 700 to 800 na bahay pa lang, tapos magbayad din kami ng kuryente, tubig at internet, aabot din siguro ng mga 900 or 1,000. So bukod dyan, mas spacious dito. May nakita kami mga bahay na nirerentahan ng mga kasama namin sa work na di yamak naman, na mas maganda yung kalagayan namin dito dahil bukod sa medyo parang bago pa siya, konti pa lang yung nakakatira dito simula nung pinagawa siya. May kasama na siyang garage, tapos may kasama na siyang deck sa likod na pwedeng pagtambayan pag summer or spring. Meron ding kasamang AC para sa kwarto at sa living room para in case summer medyo mainit para sa amin, pwede rin namin gamitin para lumamig yung bahay. In case na may kailangan sa maintenance or katulad niyan, kapag ka-winter, mapupuno ng snow yung harap ng bahay namin, meron ng taga-alis ng snow para sa amin kasi pagkatatanggalan nila ng snow yung paligid ng facility, madadamay na yung dun sa harapan namin. So, hindi na kami mahirapan. Winter na, kasagsagan ng winter. Tapos, papasok ka or uuwi ka galing sa trabaho. Tapos, makapal yung snow sa labas or umuulan, ganun. So, pag dito, hindi na namin siya ganun ka problema kasi ilang hakbang lang nandiyan ka na sa trabaho. Accessible siya sa lahat kasi medyo nasa gitna na rin naman tong lugar na to ng Springdale. Tsaka maliit lang naman to. So, pwede mo mapuntahan lahat ng mabilisan. Paano ba kayo makakuha ng bahay na titirahan nyo, na i-rent nyo, kapag nagpunta kayo sa isang lugar katulad nito dito sa Newfoundland? Minsan, libre ang titirahan nyo. Depende sa employer. Ngayon, sa case namin, hindi siya libre. Pero, siya ang naghanap nito para sa amin. Siya yung nag-suggest sa amin na dito na lang kami tumira para hindi na kami maghanap sa labas ng facility. Pero may choice din kami kung gusto namin lumipat eventually. Pero sa ngayon, yung convenience naman ay nandyan para sa amin. So hindi naman namin pinaproblema masyado kung medyo mas mataas yung cost ng rent namin at yung safety na nandito ka sa loob ng compound ng facility. Yung mga katrabaho namin na taga dito, yung iba, nakatira pa sila mga 30 minutes away. Sa ibang town pa sila nakatira.
yung suggestion namin kung katulad sa atin na lilipat dito at magtatrabaho, syempre mas maganda na yung hahanapin yung bahay, yung pinakamalapit sa pagtatrabahuan nyo. Para mas madali para sa inyo habang nag-a-adjust kayo sa lugar na pupuntahan nyo. Okay? Sana nakatulong sa inyo kahit papano ang video na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang usual na rent dito sa Springdale. Bye-bye!